Sa iba pang balita, anim na individual ang inireklamo sa pagkakadawit sa anim na nawawala o pagkakadukot sa anim na nawawalang sabungero sa Tanay Rizal. Ayon sa prosecutors panel mula sa DOJ, nagsabwatan ang anim para dukutin ang mga biktima. Pero itinanggi ng mga inakusahan ang bintang at iginiit na wala silang personal na kaalaman sa krimen. Walang personal na kaalaman sa krimen ang mga testigo. Ilan pa umano sa mga ito ay wala sa lugar na mangyari ang umunoy pagdukot. Enero at 13 pa nang napaulat na nawawala ang mga sabungerong manonood lang sana ng laban sa Manila Arena. Iahain ng prosekusyon ang reklamo sa mga idinawit sa Manila Regional Trial Court. Aminado ang pulisya na nananatiling hamon ang paghahanap ng mga testigo sa pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na hanggang ngayon, hirap tukuyin ng pulisya ang kinaroroonan ng higit 30 sabungero na napaulat na nawawala ngayong taon. Kamakailan ng kasuhan ng dalawang lalaki na nakuna ng video habang ine-escorta ng isa sa mga nawawalang sabungero na si Michael Bautista. Tatlong pulis na rin ang kinasuhan kaugnay naman ng pagkawala ng isabong operator na si Ricardo Lasco. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP ang tuloy-tuloy na imbestigasyon para matuntun ang mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ito po yung tinitignan natin at magandang indication na Sir Peter na ito talagang mga kaso na ito ay magkakaduktong dahil nga it appears na iisang grupo po ang nasa likod nga po itong pagkakawala nitong mga 34 missing persons.